Good morning, guys. So, we're just gonna go. Where are we gonna go again? We're gonna withdraw cash. Yeah, we just need to withdraw some cash at the ATM. We're gonna buy the container we forgot, right? For rice. So we can put the rice. Tapos. We'll just get a few breads in the bakery for breakfast. Ta-da. Let's go. Lalabas muna kami ngayon. Kagising na namin. Lalabas agad. Nakalimutan namin yung payong kaya babalik siya guys. Baka kasi umulan eh. It's like it's like a jeep. Yeah. At least in case it's hot, you know. I don't have any problem. Buti na lang hindi na maulan. Medyo na lang, konti na lang. Kagabi sobrang lakas ng ulan. Can her lover sa car? Basang-basa nga kami tagabi kasi nga, di ba may mga dala kami pinamili, tapos yun, hindi na kaya ng payong. Malapit lang pala dito sa sa Save More, yung ATM, yung pag-withdraw namin, BDO. Nakapila na pala siya, umalis ako kasi iniisip nila na nakapila rin ako, kaya sabi ko, nakakagulo lang ako sa pila, kaya dito na lang ako sa may tabi. Pupunta na kami ngayon ng Save More. Titingin kami kung meron ng container ng bigas. Lalagyan. Balik na kami ng apartment. And wala pala kaming nabiling rice container. Dito na kami sa bakery, guys. Bibili kami ng tinapay. You buy. Hello po. Kababayan. Dalawa. Dalawa? This is ubi flower. I need a plant. You wanna try ubi flower? If you want. Okay. Ubi bar, love. How much ubi bar? Dalawa. Ubi bar, dalawa. Ilang brownie love? Dalawa lang? Sige. Isang ubi basket po, tsaka isang tempura. But that's love. Isang ensaymada. Choco Londres. Choco Londres. Isa po. Dito na kami sa apartment, guys. And ayun, diba? Nakita niyo naman na bumili siya sa bakery ng tinapay.
para makita nyo talaga na siya na yung nagbumibili. So nag-video ako kahit medyo nahihiya ako ng konti. This is your tip. This is my tip. So ito yung mga nabili naming tinapay. This is your tip. Tapos pala, dapat di ba tinapay lang bibili namin? Tapos nung pumunta kami ng Save More, kasi di ba bibili kami ng rice container. Pero hindi ko masyadong nagustuhan guys yung parang lalagyan ng bigas. Kaya sabi ko sa shopping na lang ako mag-order. And then, nakita namin yung dumpling na lagi namin binibili. Ano, parang ba ito i-pronounce? Pautsin? Or pautsin? Basta yung... Siguro nakakain mo rin naman kayo doon. Pakita ko na lang sa inyo. So, water. Sige. Ayan siya. We both have the same? Dalawa. The same? Mm-mm. Pautsin ba yan? Pautsin ba yung pagkakabasa doon? Ayan, basta yung dumpling. Lagi kami bumibili talaga doon. Lalo na yung nasa Cubao pa kami. Kaya nung napadaan kami, dahil matagal na rin kami hindi nakakakain nun, napabili talaga kami. Sabi namin, yan na lang yung pang-lunch namin. Pero syempre, bumili pa rin kami ng mga tinapay. Ayan, ang dami na namang binili niya. Pinakyo niya na naman yung bakery. Hungry. Ilang pieces ba to, love? Basta iba-ibang klase yung tinapay. Yeah, na nagbibili namin. That's for sure. Ayan, di ba? Inuna niya na yung kanin. Kasi sobrang nagugutom na rin kami. Late na kasi kami nagising, guys. Kasi kagabi, super edit din ako ng mga video namin. Sa Facebook Reels, sa TikTok, tapos syempre sa YouTube. Kaya anong oras na rin kami nakatulog. Tapos siya naman, nanood siya. Nanood siya ng anime. It's good? Kain mo na kami, guys. Ay, bukas pala yung pinto sa CR. Wait lang. Bumili rin pala kami ng Absolute na tubig kasi nga hindi pa kami nakapag-inquire. Ay, hindi pa, wala pang stock ng jug dun sa water station dito malapit sa amin. Kaya bumili muna kami ng Absolute. Kain mo na kami, guys. Siya nauna na kasi super gutom na nga. Kaya sabi ko mauna ka na kumain. It's good? Can use my sauce too. Sige. Ayaw niya kasi ng sauce. Hindi siya mahilig mag-sauce dyan sa dumpling niya. Siyempre, bagay itong sauce na chili garlic ko dun sa dumpling. Kaya maglalagay ako ng konti. Dito. Ihalo ko siya dito sa sauce na pinrovide nila. Kunti lang. Ayan. Ay, sorry. Tapos na pala siyang kumain. Ayan o. Grabe daw kasi talaga yung gutom niya. Kaya sabi ko, okay lang kumain ka na dyan. Kasi ako nagba-vlog-vlog pa eh. Kailangan mag-vlog. Ito naman yung sa akin. Busog? Can I borrow this? Kain tayo, guys. Ano na tong ano namin? Brunch. Breakfast na may kasama ng lunch. Kasi alas 10 na rin ata ng 10 a.m. na kaya yun. Ang cute kasi hindi na plastic yung kutsara nila. Kahoy na. Eco-friendly na sila. Dati kasi kahoy yung plastic. Pag lang kami nabili plastic. You stole my forge? Good morning, guys. Kakagising ko lang pala and si Simon ay tulog pa. Magluluto ako ngayon ng munggo. Ayan. Nilabas ko na pala yung karne na isasahog ko. Ayan. Ito siya. Pinalambot ko na. Itabi muna natin ito dito. Magpapakulo na ako ng munggo.
kunin ko lang yung mga dito sa box. Niluluto ako ng munggo kasi naumay na ako sa Shanghai dahil sa kanya. Puro Shanghai ang ulam namin ng nakarang araw, so niluluto ako ng aking paboritong munggo. Ayan, gasan ko lang. Sinag ko ng 30 minutes yung timer. Habang nag-aantay ako ng pagpapaklo ng munggo, magsisipad na ako ng pangsahog ko. Kasi wala akong chicharon. Sayang. Gantong part yung favorite na hinahalo ko sa munggo. Yung parang pang-adobo, yung liampo. Pwede rin naman yung buto-buto, masarap din naman. Pero kasi gusto ko may konting taba. Liliitan ko lang yung mga hiwa para madami yung sahog. Ayan. Ganito lang yung sasahog ko sa munggo. Kasi ako lang naman ang kakain yan. Ito lang yung kamatis na nasa ref. Hindi pa kasi ako nakaka-grocery ng mga kamatis, bawang, sibuyas. Ito kasing stock na nito sa ref, yung dala ko pa ito galing namin sa kundo. Wala. Ang sarap sana sa munggo is yung hinug ng kamatis. Kasi pag nagluluto ako niyan, dinudurog ko yan. Dinudurog ko siya. Pero pwede na ito. Na tayong choice. Hindi ko alam kung lulutuin ko sa kanya na ulam. Yan, ready na ang mga ingredients natin sa munggo. Hindi pa pala ako nakakapag-linis. Magwawalis ako tsaka magmamap. So habang nagluluto tayo, habang nag-aantay ako ng munggo, maglinis muna ako guys kasi hindi ako nakapaglinis pagising ko. Ayan pala siya, tulog na tulog. Tulog na tulog, mantika naman niya. Kaya kahit nag-vlog ako at nagsasalita, hindi tayo maririnig niyan.
Next naman natin gagawin ay magmamap. Tapos na akong makapaglinis, guys. So, ang gagawin ko naman habang hindi pa tapos yung pinapalambot kong munggo ay mag-i-edit ako habang nag-aantay. Diba? Ano tayo ngayon? Multitasking. Ang tagal ng ano ng munggo. Nagugutom na ako kasi pagkagising ko, di ba, hindi ako nag-almasal. Yan na yung kakainin ko diretso na lunch. Meron pa pala akong mga video dito na hindi ko pa na-edit. Pero hindi siya pang YouTube. Pang Facebook namin siya. Nung nasa probinsya pa ako neto. I-edit ko siguro to. Malambot na siya. Nalagyan ko parang konting sabaw kasi yung gusto ko sa munggo yung medyo masabaw. Ito na ang update sa niluluto kong munggo. Nakapag-isa na pala ako ng bawang sibuyas, kamatis, tsaka yung karne. Then, nilagyan ko lang yun ng konting tubig para palambutin yung karne. Ayan. Ayan na siya. Tapos, ito naman yung pinalambot nating munggo. Ayan. Dito ko na niluluto sa kaserola para malaki. Tsaka may sabaw kasi. Luto na ang ating munggo, guys. Ayan. Kahit kulang-kulang sa ingredients. Walang malunggay, walang chicharon. Okay lang yan. Para sa akin, masarap na yan kahit kulang-kulang sa ingredients. Gusto ko talaga yung ganitong luto, yung medyo masabaw yung munggo kasi sinasabaw ko talaga yan. Kain tayo, guys. Ayan, umaano-ano pa. Umusok-usok pa yung kanin ko. Pag nagluluto ako ng munggo, ulam ko na yan ang pang-ilang araw. Nilalagay ko lang sa ref kasi hindi naman siya nasisira, tapos iniinit ko lang. Kaya madami ako magluto ng munggo. Para pwede ko lang siyang initin. Kain tayo. Sarap. Kalamansi pala, palimutan ko. Masarap din kasi itong may kalamansi. Ayan. Kalahati lang nilagay ko. Ayoko naman ng sobrang asin.